So guys, welcome back to my channel. Bali, itong 18 HP na Kingston, ko-convert natin yung kanyang starter pulley. Bali, papalitan natin siya ng starter pulley ng Bridge Straton, kasi ang Kingston, madalas masira yung kanyang starter pulley. So simulan na natin. So bali, ang gagawin natin, tatabasin natin to, yung kanyang pinagkakabitan ng starter pulley, kasi yung dating automatic madalas masira yung kusang bumabalik na starter pulley. Gagawin tayo dito ng sa Straton. Ang gagawin muna natin ay tatabasin natin to, yung kanyang starter pulley, yung pinagkakabitan ng starter pulley. Bale, kailangan tabasan tong starter pulley niya, kasi kung ikakabit natin hindi siya matatabasan, sobrang layo ng awang niya o agwat ng starter pulley na ikakabit natin sa kuwan, cover. At baka kung masyadong malaki yung agwat niya, magkameron siya ng vibrate o palag. Bale, yung tinatabas namin na to, nilagyan na namin niya ng guwit, hindi ko lang isama sa video para ma-make sure na tuwid siya. Yung pagkakatabas na yan ay bali, kumbaga dyan namin in-estimate kung gano'n lang kalayo yung awang niya sa cover niya. So ayan, ayos na, inaputol na natin. Bali, kakalasin na natin tong pinagkakabitan niya. Bali, dyan na namin piniling putulin, pinutol na namin bago siya kalasin, kasi para merong pinaka handle o kumbaga hindi siya magalaw pagka pinuputol. Ngayon, gagamitan natin siya ng impact vibe, kasi sobrang tigas nito kalasin. Mahirap siyang kalasin. Siyempre nung ini-impact na yan, kalas na. Siyempre nung ini-impact drive namin yan para makalas, meron siyang nakapigil na sa likod sa pinagkakabitan ng cross join. Bali, humanap kami ng sirang cross join at yun ang ginawa namin pampigil. Nilagyan na lang namin ng sabat na bakal para kumbaga ipipigil siya sa may flooring. Itong aming gagamitin na to ay galing sa Bridge Straton, itong starter pulley na to. Yung makikita niyong bilog na yan. Bali, yan ang ating magwe-welding tayo sa kinalas natin, nakabitan ng tornilyo, para madali lang kalasin at ikabit tong starter pulley. Inuulit ko, galing tong kwan sa pinagpalta namin na Bridge Straton na starter pulley. Bali, kaya namin to papalitan ng starter pulley, yung dati niyang starter pulley, yung original niya o yung dala ng motor, ay kuwan na hindi na siya bumabalik. Kumbaga malaking abala sa laot pagka doon nasisira yung kanyang starter pulley. Kaya pinili namin na palitan na lang ng ibang starter pulley. Bali, pinapatag na lang namin para yung mga konting hindi siya nakapantay ay magpantay, para kung naka proper align siya, may iwasan yung pag vibrate o palag ng makina, kasi dapat to almost perfect yung pagkaka-align niya. Ito yung panya, yung luma niyang starter pulley na nasira. Ito yun yung papalitan natin. Pagkatapos natin mapatag, sisimulan na natin tong i-welding yung tornilyo na pagkakabitan niya. Yung tornilyo yung ginamit namin dito ay number 12 o numero 12.
para medyo mataba-taba yung pagka-tornilyo niya. Bali, pinatag namin yung ulo para maging flat din siya diyan sa may binaklas natin na kabitan ng starter pulley. Sa pag-welding nito, una muna, spot lang muna para may adjust nyo pa yung pagkaka-align niya kasi baka ma-pull weld nyo kagad nang hindi siya naka perfect align, magkakamangin siya ng vibrate pag umaandar. Kaya sa unang welding, spot lang muna, tapos adjust nyo, tapos sa kabila ganun din, spot lang muna para ma-adjust nyo ang bahagya. Pagkapan na perfect na yung kuan, almost perfect na yung kanyang pagkaka-align, saka nyo i-pull weld o pull welding. Kaya kung mapapansin nyo yan, pinupok-pok-pok-pok yan ang bahagya para may adjust siya o matimbang sa tamang pagkaka-align niya. Kasi yung kabila ay in-spot lang natin, kaya bahagya pang susunod yun. Yung kabila naman na ito ay hindi pa natin nahinam. In-spot pa lang natin. Ulitin ko, pagka nag-cut kayo nitong kabita ng starter pulley, kailangan ma-estimate nyo na itong kakabit nyo na starter pulley ay hindi sa side sa cover para hindi magkamerang ng aberya. Perfect align na siya. Pwede na natin siyang i-pull weld. Bale, itong bakal na itong nakasundot dyan sa gitna, ginamit lang namin yan para maging pinaka-handle o hindi siya magpagalaw-galaw habang hinihinam. So, ito yung bakal na yan yung ginamit namin sundot dyan para tambay siya dun sa may kabila ng starter pulley. Ito, tambay siya dun sa dulo. Kaya kumbaga siya ang pinaka naging sempo na. I-make sure natin na maganda yung pagkaka-pull weld niya. Kasi pag nahihilaw yung pagkaka-welding niya, kung hindi maganda yung pagkakakapit, baka tumalsik yung pagka umaandar. Kaya sisiguraduhin natin na full weld o kaya punong-puno yung pagkaka-welding. Bale, yung wini-welding natin dito, yung tornilyo lang ha. Yung dalawang tornilyo na magiging kabitan ng starter pulley. Hindi natin i-welding yung starter pulley na direkta dyan sa kabitan kasi mahirapan tayo magbaklas. Dito lang sa may tornilyo lang yung kabitan lang ang ating i-welding para anytime na babaklasin ay madali pa rin ayusin. So yan, natapos na natin welding, ikabit na natin. Yan na yung i-welding natin na dalawang tornilyo. Yan yung kabilang yan. Yan dyan natin ikakabit yung So yan, isalpak na natin yung starter pulley natin. Kabit natin yung tornilyo para masubukan natin kung maayos ang pagkakatirada ng ating bagong starter pulley. Paki-like and
subscribe na rin sa aking munting YouTube channel. Pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo sa bagong video. Bagamat na bihira ako makapag-upload ng YouTube video, eh yung na-upload ko yung parang kumbaga ay makakatulong sa kapwa natin mga maliit na mainis na. So yan, higpitan lang natin yung tornilyo. Ito natin mahigpitan ng tornilyo, ayan. Itetest na natin o paanda rin natin gamit yung simpleng lubid na lang yung magiging kumbaga balik tayo sa dating gawi na yung starter pulley natin ay iniikot kasi yung dating starter pulley nito ay yung kusang bumabalik kaso nasira na yung pagka-automatic na bumabalik siya kaya naisipan namin palitan na ng ganito tsaka mas parang mas kampante pa rin ako mag-andar ng motor pagka yung ganitong klase na starter pulley ang gamit. Kasi yung dating starter pulley nito na kusang bumabalik, hindi naman natin maiwasan na minsan maagawan tayo pag pinapaandar kasi pag napataas yung silinyador niya ay aagawin niya. Ngayon pag naagaw at ganun yung dating starter pulley niya, pumupulupot yung sa loob. Kumbaga hindi mo siya ulit mapapaandar, kakalasin mo pa para matanggal yung pinagpulukutan niya o pinagkalsuhan niya para mapaandar ulit. Di syempre magbabaklas ka na naman. Hindi kagaya sa ganitong starter pulley. Pag naagawan ka, pupulutin mo lang ulit yung sati o yung lubid na pang-ikot yan para paandarin ulit. Kasi hindi maiwasan na maagawan, lalo't madilim. Hindi mo kita kung gano'ng kataas na yung silinyador na naiangat mo. So ito yung sinasabi kong dating starter pulley. Ito yung tinanggal natin. Hindi na bumabalik. Bali yung panyang lubid niyan, i-improvise na lang kasi nalabot na rin yung original niyang tali. Hindi na siya bumabalik pati kaya pinalitan namin ng sa bridge straton na starter pulley. Yan yung itsura niya dati. Nakatakit yung dyan. Ito pa yung starter pulley. So, testing na natin yung starter pulley kung effective ba. Mukhang kuwan ah. Nakalimutan yatang umandar. Arko lang sa angat ng silinyador. Kulang sa angat ng silinyador o kulang sa ikot. Ayun, umandar na. So ito, pag-obserba natin kung okay yung ating tirada o yung pagkakabit. Ayan, ayos na ayos. Kumbaga magiging mas convenient o mas madali ng paandarin. Kasi yung mga medyo may edad na, kumbaga hindi nila kabisado magpaandar sa ganung automatic na bumabalik yung starter pulley. Sa ganito sila sanay. Kaya ang bali nag-request din nito na palitan niya yung tatay namin. Isa lang senior citizen at hindi na daw niya kayang magpaandar sa yung automatic na bumabalik yung starter pulley. Pero sa ganito, kaya ng tatay namin magpaandar kasi ito nakasanay niya sa bridge straton.
So ayan, nakikita nyo naman at maayos na maayos yung andar niya. Sana'y nakatulong o sa nagkamera ng idea kung paano ba solusyonan yung madalas masira na starter pulley. So salamat sa panonood.